What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na nag-o-overheating. Kapag i-charge mo, nag-iinit po siya. Ang model nito ay Itel P55 5G 2024 model. Ang main problem nito mga idol, kapag isaksak mo siya, grabe po ang pag-init. Hindi po siya nag-charge. At kung napapansin nyo mga idol, silipin po natin ang dulo ng saksakan niya. Grabe, para po siyang nasunog. Nanilaw na po siya dahil kapag isaksak mga idol, ayan, sobrang init po ang dulo ng charger. Nag-overheat po siya. Ano kaya ang dahilan at paano kayo makaiwas nito? Ayan, kung napapansin nyo mga idol, hindi ko na po sinalpak ulit dahil baka malusaw ang charger ko dahil replacement lang ito. At kung napapansin nyo mga idol, kitang-kita po talaga yung sunog sa ilalim. Nangamoy na po pala ito nung dinala sa akin. At ang sabi ng may-ari, kuya, kapag i-charge ko siya, grabe, nag-iinit ka agad. Kabibili lang daw po niya ito, wala pa pong isang taon kasi nung lumabas lang po ito nung January 2024. Paano ba yan gawin at paano kayo makaiwas? Ayan, buksan na natin. Ayan, tastasin po natin yung takip. So, plastic po ito mga idol. Pwede na po i-blower, pwede na hindi i-blower, basta meron kang pantastas. So, ingatan nyo rin po dahil may fingerprint po yan sa ilalim. At ayan, yan po yung takip mga idol. So, naka-adhesive at yung camera niya mga idol, malaki po ang butas. At ayan, buksan po natin. So, ito po yung P55 5G model. So, tingnan natin mga idol, buksan natin. At ayan, ito po yung hitsura sa ilalim. Parang Infinix at Tecno lang po ang kanyang hitsura. So, ayan mga idol, yan po yung ilalim niya at meron po yan screw. Tanggalin natin at mag-shoutout muna tayo dito. Ayan lahat. At sa lahat po ng ating viewers na nanonood, shoutout sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayan mga idol, angat po natin yung back case. Huwag nyo lang po barabarahin pag-angat dahil meron po itong fingerprint sa ilalim. Ayan, manipis po ang flex nito. At kapag nagkataon mga idol na iangat nyo na siya, ay mapuputol po ang flex ng fingerprint. Kaya ayan, angat nyo po yung tape na yan. So, nandyan po sa ilalim ng tape ang pinaka-flex. At ayan, gamit po kayo ng tweezer mga idol, tanggalin nyo po yung flex. So, ayan, natanggal na po natin yung likod. At next naman natin gagawin mga idol, ayan, i-check po natin yung banda sa umiinit. At kung napapansin yung mga idol, nasunog po ang saksakan nito. So, ayan, para makita talaga natin, tanggalin po natin ang buong charging board para doon natin malalaman kung ano ba ang nangyari, bakit ito nag-overheat. At ayan mga idol, yan po yung tinatawag na charging board. Dito po nakakonekta ang pinaka-charging. At ayan, iangat natin yung guma. At kung napapansin yung mga idol, nasunog po pala ang pinaka-charging pin. Ang unang dahilan nito mga idol kaya po nasusunog, ayan, kung napapansin nyo po, meron pong kalawang sa ilalim ng charging pin. Ibig sabihin, possible na nabasa po ito, napasukan po ng tubig ang pinakasaksakan at nung chinards doon po yan nag-overheat. Kaya ingatan nyo mga idol, kahit mabasa lang ng konti ang ilalim, lalo na yung saksakan, dahil uusok po talaga yan. Doon na po yan magsimulang mag-overheat or iinit. Kaya ayan, tingnan natin mga idol kung ano bang nangyari, bakit siya nag-iinit. At ayan, umuusok na po pala kapag isalpak mo ang pinaka-charger. Kaya yun po yung dahilan. Kaya nag-iinit po ang saksakan ng charger kapag bunutin mo dahil nag-uusok or umiinit na ang ilalim. Nalusaw na po dahil po sa pagkakasunog. Kaya tips ko mga idol, iwasan nyo po mabasa ang pinaka-saksakan para hindi matulad nito. So madalas nito mga idol, nag-overheating sa mga unit na Infinix, Tecno at Itel. So sila po yung madalas natatamaan mga idol. So mahinang quality po ang pinaka charging board niya. Kaya kapag nabasa ay nag-overheating kagad. Kaya ang gagawin natin mga idol para ma-solve natin ang issue, papalitan po natin ng bagong charging pin at sana hindi umabot sa motherboard. Dahil kapag nagkataon mga idol, lalo na kung nag-overheat na, ay pwedeng matamaan ng board. At sana panoorin nyo ang full video kung naayos ba natin ito. Ito po yung hitsura ng charging board niya. Nung nag-overheat, talagang nasunog na po siya. Sa paggawa nito mga idol, meron po itong technique para maayos. Unang gagawin mga idol, linisan nyo po. At ayan, ito po yung best technique mga idol. Yung banda sa may nasunog mga idol, kaskasin nyo po yan. Kasi madalas ng mga ganitong unit, kapag nag-iinit na or nag-overheat na, kahit palitan mo yan ng charging pin, hindi nyo po yan masolve-solve ang issue. Kailangan yan mga idol, linisin siya at tanggalin yung mga kalawang or mga dumi na naiwan mga idol. Kasi yun po yung dahilan ng pag-short niya. Pag-alpak mo siya, ay iinit siya kagad. Hindi po siya mag-charge. At sana mga idol, hindi po namatay.
namatay ang unit dahil sabi po ng mayari sa akin ito, nung dinala sa akin kinakabahan siya dahil nung pagsalpak pa lang daw niya ng charger mga idol, ang lakas na po daw ng init, nakakatakot daw po. Kaya nung dinala sa atin mga idol, pinaayos niya kagad. Dahil nung pagsalpak ko pa lang ng charger, nalaman ko talaga na nasunog ito. At yung dahilan mga idol nung pagkabasa, kasi daw naglaba daw po pala siya at hindi niya napapansin na napasukan pala ng kunting tubig ang ilalim, kaya doon po yung magsimulang mag-shortage. At ayan, ito po yung ipapalit natin mga idol. Brand new charging pin. Magandang klase na po yun mga idol. Matibay po ang mga ganitong saksakan. At ayan, para maikabit natin yan mga idol, naglagay po tayo ng soldering paste. Base technique mo natin yan para pag i-hot air natin yan mamaya, madali po kumapit doon sa pinaka-salpakan sa pinaka-charging board. So ayan mga idol, sa mga nagkakabit nito or hindi alam ito gawin, palitan nyo po ng charging board buo kasama ang charging pin para hindi kayo mahirapan. Pero may kamahalan po ito mga idol, lalo na kung idle, bibihira lang po ang pyesa. At ayan, mag-apply tayo ng konting flux. So 350 heat temperature mga idol ang gagamitin natin. At ang gagawin natin, pasayawin po natin kapag kumapit na po yan or pumasok na po yung pinakagilid-gilid niya mga idol, matik yan, papasok na yan doon sa pinaka-pin niya or kakapit na yan dahil meron na pong tingga na nakalagay yung paste kanina. At ayun mga idol, linisan po natin gamit ang lacquer thinner at ito po yung hitsura mga idol, nakakapit po ang pinaka mga paa niya. At yung banda sa nasunog mga idol, wala po maging issue yan dahil dalawa po ang connection nito mga idol, kabilaan po siya. Kahit matanggal mo ang kabilang mga paa niya mga idol, magcha-charge pa rin yan dahil double purpose po ang ganitong saksakan. Kung napapansin niyo mga idol, dito po banda ang nasunog, dandyan talaga pumasok ang tubig. At ayan, install lang po natin mga idol, ibalik natin yung guma para yun po yung magsisilbing protection para hindi magalaw-galaw kagad kapag nababagsak. At ayan, huwag niyong kalimutan kapag nagkabit ka ng ganito, yung pinaka-antena. So ayan, testing na natin mga idol. Tingnan natin kung talagang 100% success rate ba kapag ganitong problema ang ginagawa natin. At kung napapansin niyo mga idol, huwag po kayong kukurap kapag nag-charge na ito, ay normal na ito. Ayan, 100% tested po ang ating gawa. So ang base technique dito mga idol, marami pong ganito na kinakabitan na ganun pa rin kapag umuusok na siya at nilagyan mo ng charging pin na umuusok pa rin, linisan nyo po yung banda doon sa may sunog. Kaskasin nyo mga idol, kahit mabutas po yan ay okay lang, walang maging problema. Masolve nyo po yan ang issue at hindi na po yan babalik ang sira kapag hindi po nababasa. Kaya ang pinaka main tips ko, lalo na sa ating mga viewers mga idol, lalo na kung user ka ng Infinix, Tecno, Itel, huwag na huwag nyo pong hayaan na matalsikan ng tubig or konting basa lang kapag isaksak nyo talaga yan, masunog po ang ilalim, mag-overheat po siya. Kaya ayan mga idol, yun po yung gagawin natin. Marami pong takot gumawa lalo na kung nag-overheat na siya mga idol, hindi na po yan pinapalitan ng charging pin lang. Madalas buong charging board na po ang pinapalit dito dahil nakakatakot na po siya. Pero sa mga ganitong unit mga idol, kung kabisado mo ito gawin, magtagal pa po ito. Ang iwasan nyo lang talaga ay mabasa. So ayan, nakabit na natin mga idol at tingnan natin kung nagkarga, at buti na lang buhay pa ang kanyang model, hindi na tamaan ang motherboard. So ayan, naipit na natin gamit ang double adhesive at talagang napit pa rin natin dahil first time pa po ito mabuksan. At tingnan natin mga idol kung magcha-charge ba siya, magdadagdag ba ang laman, dahil kung nagkataon na masira po ang pinaka-charging IC nito, hindi po yan magdadagdag. Mag-iinit lang po yan ang motherboard. At ayan mga idol, tingnan natin kung nagdadagdag ba talaga after 30 minutes, ito po yung hitsura. Nag-38%. So ibig sabihin mga idol, hindi po nadamay ang pinaka-motherboard. So swerte tayo dahil naayos po natin at nagpasalamat din po ang may nito. Ang akala niya hindi na maayos dahil kapag isalpak talaga nag-iinit na, at kabibili lang daw po nito. Nakakapanghinayang kapag hindi maayos dahil kung ikaw ba naman kabibili lang at masira kaagad. At ayan mga idol, tingnan natin. So hindi ko na po hiningi ang password nito dahil nung oras na ito na ginagawa ko ay ang dami pong nagpapagawa, pila-pila po mga idol. Kaya ayan, hindi ko na hiningi ang password at nakikita ko naman na nag-charge at nagdadagdag ay okay na. Hanggang dito lang po tayo mga idol. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana i-support niyo po ang bidyong ito at sana nakakuha kayo ng tips sa paggawa ng ganitong problema. At lalo na sa ating mga viewers, ingatan nyo po na hindi mabasa ang saksakan. At ito po yung pinagpalitan natin. Maraming salamat sa panonood.